Ako po ay narito po sa Barangay Moras de la Paz po sa Santo Tomas, Pampanga po. Meron po akong natagpo ang na-stroke dito po. Nabigyan ko na po ito ng libreng therapy. I-interviewin natin ito po para malaman natin yung kanyang kwento na kanyang buhay po. Mga bago po sa aking YouTube channel po at sa aking Facebook po, pakisuyo pong mag-subscribes po, remix content vlogs po sa aking YouTube channel. At sa aking Facebook account po. Ito yung bahay nyo, tatay. Yeah, ito po, yung bahay ni tatay James po, Arcangel. Tatay, okay lang naka-video kayo po? Okay lang. Ilang araw na kayong na-stroke po o buwan? Bali, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. Matagal na po, ano? Nabigyan ko na po ng libreng therapy si tatay po dahil sa mga nauna ko pong binablog o mga binibidyo po, nakabidyo habang tinitherapy ko. Ngayon, hindi ko na po binibidyo po. Kumusta tatay? Nagustuhan mo yung therapy? Maganda, maganda. Kaya yung una kong therapy nung na-stroke din ako, ganun na ganun, kuryente din. Ibig sabihin, maraming bis na kayo na-stroke? Apat na bis. Ito ang pinakagrabe. Pero sa awa ng Panginoon, hindi pa naman ganun kabalda yung tumama sa inyo po. Kasi hindi, yung iba po... Siyempre, wala kang makain. Maghanap buhay ka talaga. Mas kinapapahal, maghihirap, naghihirap ka na. Okay. Anong trabaho nyo dati po? Driver. Driver po ng ano, tatay? Truck. Family driver. Okay. Ilang taon na kayo ngayon po? 64. 65 wow. 65 September. Kaedad ng aking nanay po, 1958, tama? 1958 pinanganak po. Ayan tatay, baka meron kayo panawagan tatay sa mga makapanood po. Alam natin na maraming Pilipino na gustong magbigay ng suporta sa mga katulad niyong na-stroke. Na hirap na po ngayon na mag-aanap buhay po. Ilan anak mo tatay? Balilimo sila, sir. Lima sila po. Yung asawa nyo nasan ngayon po? Nangungubro ng wedding. Saan po kayo tinamaan po sa katawan nyo? Itong bandang kaliwa ko. Ayun. May mga ano kay tatay? May mga kaibigan kayo sa parting Visayas at Mindanao po? Marami akong maging kabarkada kaibigan. Visayas, Zamboanga, Mindanao, Davao. Ayun, baka may ano ka tatay, baka may panawagan kayo sa mga nakakilala sa iyo po. Kung nakikilala niyo ako, pagbigyan ko ito, hindi kagaya nung araw na mayaman ako sa pera, madali akong mahingian. Ako naman ngayon ang humingi sa inyo. Ayan. Tulungan niyo ako. Kasi ako ngayon ang hanap buhay ko, sabi ng doktor sa akin, bagong check-up lang ako, huwag muna daw ako mag-tricycle dahil sa init. Hindi advice yung tatay. Delikado po, baka... Delikado daw, baka daw bigla ako may stroke na may pasayro pa. Nakakadamay pa. Grasya kami. Opo. Wala bang anak na sumusuporta sa atin po dito? Dito sa akin meron, yung nasa Dubai. So may abroad kayo sa Dubai. Anong pangalan po? Si Yasmin. Yun, isa pong OFW doon. OFW. Yan, shout out po sa lahat po ng mga overseas Filipino workers po. Isa po kayo sa... nakakatulong po sa bansa natin dahil sa pamamagitan nyo, yung tax na pumapasok sa government po, sa dami ng OFW po, kaya tinatawag po tayong mga bayani po. Pero ito, marami tayong mga kababayan na umalis dito sa Pilipinas para makaahon yung ating pamilya po. Ayan tatay, baka may panawagan ka tatay sa mga gustong magbigay ng suporta po. Kung makukuha nyo ako, tutulungan nyo ako. Maski na sa paggamot-gamot at therapy, yun lang ang hiling ko sa inyo. Sa pagkain naman, kaya ko pa naman. Maski na nagtatricycle lang ako tuwing umaga, nakakakuha pa naman tayo ng pangkain. Ayan. Ayan po, sa mga gustong magbigay ng suporta po kay Tatay James Arcangel, suportahan natin po sa pamamagitan po ng pag-send ng stars po sa aking Facebook account po. Mapapanood nyo po ito po. Sa mga vlogger tatay, may mga ano po, may mga pinapanood po kayo po? Marami sa cellphone ko, pinapanood ko pa ba?
Andi dito lang ako nakapo, nagpapakuan. Yan, baka mapanood nila ito, tatay. Sino-sino po yun? Biyaherong... Ah, kay Sir Paul. Kay Sir Paul, Pogong Biyahero. Shout out po. Tsaka yung kwan. Yung sino na itong binata na ito na may sasakyan. Ah, si Kalingap, Rab. Oo, si Kalingap. Yung kanyang tatay po, si ano po... si Bal, si Sir Bal Santos. Yan. Siya po. Isa yan sa mga pinapanood ko po. Shout out po. Yan sa mga isinusuporta akong vlogger po sa bandang Kalibuaklan po sa Visayas. Kay Sir Archie Hilario po. At kay ano po, kay kabisnis sa family sa mga kagwang. At sa kanyang anak po na Papa Dance TV po. Baka naman po, mabigyan natin ng suporta yung aking mga nabibigyan ng libreng therapy po. Ito po yung bahay ni Tatay James po. Dati po siyang driver po, kung saan-saan po siya nakarating sa iba't ibang lugar. Tatay, okay lang videohan natin yung loob na bahay? Pasokin mo lang. Tulak mo lang yan. Mas kinapapaano eh. Ayan, ito po. Loob ng bahay ni Tatay. Yan, hindi pa natatapos po. Kabilang kwarto, wala pang yero. Ito po, para makita lang niyo po. Butas pa rin. Napapanood natin ito po. Ayan, no, butas po. Ito po, may sa kabilang bahay, tatay, sakop ito dito yan? Oh, sakop ng bahay ko yan. Dito. Ah, yan, ito po. Yan, pinagawa ng barkada ko rin yung bahay na yan. Walang tao rito po? Wala, wala. Okay. Ayan, ito yung bahay ni tatay. Para mapanood natin po. Oh, yan. Yan, oh. Oh, yan oh, ay may butas-butas na rin po. Sana dumating po yung panahon po na katulad sa mga ibang vlogger na sumikat na po at may mga sahod na sila sa YouTube po at saka sa Facebook. Yan, gusto ko na rin po magbigay ng suporta financial. Sana dumating po yung panahong yun. Kailangan ko po yung suporta po sa bawat manunood na hindi pa nakapag-subscribe po sa aking YouTube channel po. Remix content vlogs. Ayan o, nakakalakad naman si tatay pero tikol-tikol lang. Tikol-tikol po siya dahil nga apat na beses na daw siya na stroke, 4 mile stroke. Buti hindi siya napupuruan. Huwag na yung panglima tatay kasi pag nangyari yun, delikado kasi po. Kaya nga iniingatan ko na yung sarili ko, inalis ko na yung sigarilyo, alak, uyak. Yan daw number one sa akin ngayon. Ugali kasi natin po, ito, ano lang ito po ha, share lang po sa mga hindi pa na-stroke. Kasi yung mga hypertension, mga high blood, na matitigas ang ulo, na hindi pa... Hindi nagpapacheck up. Hindi nagpapacheck up. At yung mga bawal po, ginagawa pa rin. Ginagawa pa rin. Pagka tinatamaan po tayo ng stroke, doon na magsisi. Pero yung pamilya, hindi po nagkulang yun para magbigay ng... advice po sa atin sa mga high blood, kaya kung gusto nating ano po hindi umabot sa puntong ma-stroke tayo po, iwasan na natin yung mga bawal. Tama tatay? Oo, ako lang ha, matigas lang talagang ulo ko. Sinabihan na ako nung araw magpigilan kong alak, sigarilyo. Hindi ko ginawa, kaya ngayon ko ginagawa ang mga sinasabi nila, maski itong mga doktor ngayon. Alak, sigarilyo, tigilan muna tayo. Sa susunod, baka kunin na tayo ng Panginoon. Ganun ang sinasabi nila. Kaya tinigilan ko na lahat. Yun. So, advice tatay sa mga katulad yung stroke. Katulad kong stroke, tsaka yung kalasing na tao. Number one niya yung mga kalasing. Ako, kalasing ako nung araw, isang case ng beer. May inom ko, mag-isa ako. Dahil malakas pa kayo ng time na yun. Malakas pa ako noon. Kaya lang ako ganito malakas. Athlete ako nung araw ng Pampanga. Kaya ganyan ako kalakas. Kaya nagtataka yung mga doktor sa akin. Yun. Sino-sino tatay yung mga nabanggit mo kanina yung pinagserbisyohan mo sa pagdadrive? Sino-sino yun? Ito, isa na si Limoko. Si Vedus Limoko, isa na yan. Pinagdrive ko. Si General Abaya. Si General Yap. Ito, si General Dulay. Tapos si Andre Ramos, yung truck niya, ako nag-umpisa na nagbukas ng negosyo namin. Yun, mga bigatin tatay yung mga napag-driven mo dati, ano? Oo, mga general nga, magkakapatid yan na Abaya.
Tatlo yan na general. Ngayon, hindi kayo lumapit sa kanila po? Wala na, hindi na ako kakilala ng mga anak, yung mga anak nila. Wala. Pero sinubukan yung lumapit, tatay? Wala na nga, doon mga kon na. Namayapa na sila. Wala na, nauna na. Yung mga abaya ba yun? Yung, taglaon niyo, alam ko yung pero yung mga yun. Anak, alam nila. Alam nung na naging driver yung, kayo. Yung mga junior, oh. Na hinatid ko sa eskwelahan yung mga nasa Cebu ako. O tatay, manawagan ka. Baka mapanood nila ito, tatay. Ay, alam naman nila eh. Maski yung asawa niya, alam nila. Ay, ako po si James Arcangel. O, yung pinag-drive ko yung tatay niyo. Dito sa Baguio noon. Sa Cebu kami. Nagkakilala tayo. Kaya nung na-assign sa Baguio, ayun, pinag-drive ko na sila. Ilang taon kayong nag-drive sa kanila po? Bali, ko na ko. 1, 2, 3, 4, 5 years. Ay, tagal din pala, no? Anong pangalan yung abaya, tatay? Miguel. Kay Sir Miguel Abaya po. Dating may katungkulan sa... General siya siyang... General siya sa PNP. Oh, hindi, sa Region 1 siya noon. Ah, Region 1. Siyang PD, Provincial Director. Ah, okay. Ngayon. Eh, tagaluto ako niyan, driver. Ang buhay naman natin po eh, 'di ba? At least naranasan nating mamuhay ng tama tatay, ikaw naranasan mo mamuhay ng maayos ang buhay, 'di ba? Nung nasa Cebu ako, mapera ako noon. Pero ngayon, lahat na driver na namamasada sa boss. O bilhin mo itong krudo ko. Alagang 30 pesos lang isang container na 'yon. Nung nasa Cebu kayo, matagal na 'yon po. Matagal na, anong 1982. Tapos na-assign hanggang din kayo, saan po, bukod sa Cebu? Mindanao, Davao. Ah, libot mo pala. Samuanga. Nalibot mo pala yung tatay, no? Oo, Pilipinas. Buong Pilipinas, ano? Oo, yasikyo na pinag-aawayan na yan.